What's up mga lods? So welcome back sa ating channel. Walang iba kundi dito sa Mr. Gaming, kung saan mga likot, mga galat, mga patay, mga free to play at syempre play to earn na game na. So balik na tayo dito sa Mirror 4 para syempre bago tayo magsimula. Ay huwag nyo kalimutang pindutin yung pulang button sa baba yung subscription button at syempre pindutin nyo na rin yung notification bell para di nyo mamiss kung saan games pa tayo magagala. So balik na nga tayo dito sa Mirror 4, no? Kung saan mayroon na namang magaganap na maintenance, no? So ayan, kung makikita nyo ito, yung Arise Hero Awakened Book of Secrets Part 1, no? So ito yung maintenance niya ngayon. So siyempre pumunta na tayo ngayon sa maintenance mismo, no? So ito, yan, no? Makikita nyo March 5 maintenance. So pag clinic nyo yan, siyempre makikita nyo kung ano yung mga laman yan. Kaya kung makikita nyo, so yan, no? Awakened Book of Secrets 1 Arise Heroes Event. So may event. So yan, yung Tome 7 Days Check-In. So yun yung check-in event, syempre. Tapos yung Awakened 14 Days Check-In Event, no? So 14 Days Check-In. Tapos Divine Dragon's Blessing. Tapos Jiwoon's Book of Secret Exchange Shop. So ibig sabihin yan yung drop. So Usher Miraculous Fortune Event, Divine Dragon Surprise, Pigyo's Happy Spending Event, no? Tapos syempre yung challenge ngayon, which is itong hindi pa natin sure to, no? Itong Legendary Magic Stone and Legendary Spirit Treasure Event. Ang hindi sure dyan kung pareha sila. So, challenge is now doubled with an opportunity to obtain both Legend Magic Stone and Legend Spirit Statue. So, yan. Sinabi dyan na parehas kasi both, no? Legendary Magic Stone and Legendary Spirit Treasure. Tapos yung huling-huli is itong New Appearance Equipments, which is yung Go-Go Power Rangers na pinakita natin last time, no? So, balik tayo dun syempre. So, kiklik natin muna isa-isa yung mga event na nandirito. So, ito yan, ito. So, hanggang dito. So, yan. So, ito yung mga event. So, ang unang-una is yung Pigyo Happy Spending Event. So, ito yung katulad din nung nakaraan, which is yung bibili ka ng item na may gold, no? Tapos yung gold na ma-accumulate mo doon is equivalent siya sa certain rewards. For example, ayan, so Legendary Hunting Potion, Azurium, Nora Soul, Ticket Fragment. So ito yung mga inhabol lang ng kadalasan ng iba. So Spirit Treasure Selection Box, Magic Stone Spirit Treasure Selection Box, Epic Dragon Material, Spirit Stone, Epic Spirit Stones Selection Box, Skill Tome Ticket, Skill Tome Selection Box, at syempre yung Legendary Mystical Piece, no? So yan yung ano yun. So ito yung mga laman ng mga nandirito. So ito yung mga pwede mong bilhin, no? Na part ng event, no? Yan yung store list, no? So okay na tayo dyan, syempre. Hindi tayo gagastos dyan dahil F2P tayo. F2P mga lodi. So ito yung 7 days. Ah, ito yung mga list ng events. So nandito naman na yan sa taas. So diretso na tayo syempre. Tapos ito yung legendary pinagsasabi ko. Ito yung Tomes 7 days check-in. So meron siyang epic hunting pots para sa mga nagpapa-level. So skill tome summon ticket na 100, syempre gusto natin yan. Magic square ticket na 3 piraso, mystical piece summon ticket, syempre gusto rin natin yan. Gustong-gusto natin yan. Tapos secret pick ticket, syempre gusto ng mga wala ng ticket yan. Tapos legendary spirit summon, no, yung epic scroll. Tapos legendary hunting potion. So yan lang siya. So paldo-paldo dito, no? Yung mga alt nyo, syempre huwag nyo kalimutang i-log in. Kasi syempre dito sa mystical piece, no, pag nagko-combine kayo, may chance na makakuha kayo ng tradable dyan, no? So syempre yung sa summon is hindi kayo makakuha, pero yung pag nagko-combine na kayo is may chance pa rin kayo makakuha ng tradable dyan. Kahit rare na tradable yung makuha nyo is okay na yun. Kasi syempre around 100 to 200 gold din yung isang rare, no? So okay na yan sa alt, no? So yung sunod is yung 14 days check-in, which is kailangan din natin. Syempre gustong-gusto pa rin ang alt na yan. So unang-una is merong tayong epic glittering box. Tapos epic Azurium na 3 piraso, life essence na epic 3 piraso din, tapos yung Panaxis 3 piraso, dragon material selection box 1 na 100 pieces. So andyan yung ano, scale horn tsaka leather, legendary magic stone enhancement, a mystic stone enhancement stone, free summon na naman, which is yung epic blue dragon statue na 300. So skill
materials at pet, no, na libre, isang legendary blue dragon statue, tatlong epic na Nerosol herb, isang epic na dragon steel, legendary enhancement stone, no, dragon material summon ticket selection box 2, which is andyan yung eye, claw, at ano isa? Spear. So, legendary darken statue at syempre yung pinaka-favorite ng lahat. Mapa alt, main, low level, high level. Walang iba kundi itong Divine Dragon's Blessing, which is yung pang-summon ng Takore. So, may chance na naman tayo. So, dalawa pa rin yung binigay ni Mirror4 ngayon na Takore. Tapos yung sunod is itong ayan, Divine Dragon's Blessing, which is yung Takore. So, alam naman natin yan, no? Kailangan mo makapag- combine muna ng mga epic para maging legend yung Takore mo. Kailangan mo makapag-combine muna ng mga rare para maging epic yung mga Takore nyo. At kung ano yung pinaka-highest combination na ginawa mo throughout ng game na, is yun na yung level ng Takore na makukuha mo, which is naka-distinguish naman dyan. So, yan. So, yung kasunod naman is itong Yeun's Book of Secret Exchange Shop. So, si Tabatroy na naman, si Tads na naman. No? So, yan. Yung drop period niya is 18 to 25. So, calculator, lumabas ka. Calculator. So, 18 to 25. So, magiging 25 minus 17. So, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, 8 days. Ay, hindi, 7 days lang pala yan. Kasi yung drop period sa 18 to 25. Hindi nakasama kasi yung 25 kasi maintenance na yan eh. So, 7 days. So, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. No, so, 7 days. 7 days nga ba? March 5. Ay, hindi. Andito pala. After update, March... Ay, ito pala. Bonak. Mali ako, mali. Ano pala to? Up to exchange period lang pala. So, 5 to 18. Which is 2 weeks pala to. 2 weeks, no? 5 to 18. Kasi, 18 minus 4. Ay, mali. Bonak. 18 minus 4. Kasi kasama yung 5 doon eh. So, 2 weeks. So, 2 weeks to. So, ang sinasabi niyan is 1K. So, 14K ulit. So, syempre, ito yung yellow Dragon's Gift Box. Andito yung list niya. Ayan, matig sa 10 ticket. No? Ayan. Tapos may epic na Dragon Statue, syempre. So, labas na natin yung calculator natin. So, unang-una, kung may 14K ka. So, babawasan mo muna na 2K. Ayan, syempre, kukunin mo yun. Tapos, sunod yung epic Dragon Material Mystic Chest. Which is, ano yan? Random na epic material. No, which is kailangan natin. So, minus 3K agad dyan. Minus 3K ulit. So, may 9K ka na lang. Siyempre, itong Epic Spirit Summon Box is kukunin natin yan dahil ano yan, Summon Box. So, may 6K na lang. Siyempre, kukunin ko rin itong Epic Tome. Which is 3K na naman. So, yan. May 3K ka na lang dun sa 14K. Dito pa lang yun ha. Ito pa lang ha. Ngayon, kung kukunin mo itong dalawa, no? Ayan, no, kulang ka na kaagad. Mamili ka lang kung magda-Dragon Spear ka or mag bless Mystical Piece ka. No? So, pipili ka ngayon. Kasi ito pa lang, oh. Itong tatlo pa lang is 2K plus 3 plus 9K na kaagad. 2K plus 9K. So, meron ka na kaagad 11K, which is hindi natin tatanggihan yan since F2P. So, ngayon, mamimili ka. Kung kukuha ka pa ng Dragon Spear o Mystical Piece ang kukunin mo. Siyempre, meron ding legend statue sa baba, oh. Ayan, oh, legend statue nasa baba. No? So, ngayon, siyempre, pag-iisipan natin yan. No? Pero, baka, kunin ko lang yung Mystical Piece at saka yung legend statue. Pero, ang iniisip ko naman, meron ding kasing summon ticket dyan na 1,000, which is 100 din siya. So ngayon, depende sa inyo yan. Kung kailangan, syempre mga high level, hindi na nila kukunin yung mga epic-epic na ano na yan, kung naka-forge na sila. So malamang ang kukunin nila dyan, yung mga nasa baba. Pero tayo since F2P, so kukunin natin yan ngayon. So, 14K lang siya. So, meron pa akong 3K. So pag-iisipan ko, it's either kukunin ko itong Mystical Piece na 2,000 at may 1,000 pang matitira sa akin, tapos kukunin ko itong statue or ito. So ngayon, itong mga nasa baba, which is itong Azurium sana, is maganda rin. Ano? So, pero hindi ko naman isa-sacrifice to. Kasi sure epic na itong mga to. O, pwedeng ito, huwag nyo kunin. No, 2K. Para hindi nyo naman makukuha itong mga to. No?
Pero kunin nyo itong 1K, 100, no? So kasi kung i-compute mo to, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, no? So 80 summon ticket lang to na random. Tapos yung pang 100 itong statue. So depende na yan sa inyo. So kayo na ang bahala diyan. So summon ticket yan syempre. So ngayon, pwede rin naman, no, kung di natin kukunin yun, ito, yung 2K, pwede kong ilagay sa Panax, ay sa Asurium, which is 3 piraso. Pero ang ano lang, itong Asurium is napaparm. No, napaparm ito eh, nakakrap. Kumbaga, napaparm. So ngayon, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong kunin dyan, no? Pero ako, baka kunin ko to lahat, ito. Ito, pag-iisipan ko pa siguro. Pero itong 3 kukunin ko to, no? Tapos kunin ko rin siguro to. Basta bahala na. Kung ano na lang, kung ano yung maiisip, no? So kayo, depende yan sa inyo, pero ako ito, di ko ito kukunin ko. No, 9k, tapos pag kinuha ko tong dalawa is 11k. 9k, tapos ito 13k na, 1k na lang. So ito, dragon statue. So ganun, so depende sa inyo yan. No, pwede rin kayo. Ito yung mga kukunin ko sa alt. Ito. Siyempre, kukunin ko sa alt to. Itong 3. No, kunin nyo sa alt yan. Itong 3. Kunin nyo sa alt. No, okay na kagad dyan. Bawi na kayo kagad dyan. No, si Malanga hindi sila naglagay ng pang codex. No, na ano rin nila eh, na hindi na kailangan eh. So, ito. Kukunin natin sa alt. Tapos, ito sigurong Spectromite, kasi may chance na pag nag-combine ka ng Spectromite is nagiging tradable din. So, tama ba? Alam ko nagiging tradable din yung Spectromite. Parang Magic Stone. So, titingnan na lang natin, no? So, titingnan natin mamaya sa market. Actually, tingnan na natin ngayon sa market kung may tradable ba na Spectromite. Asan yun? Sa hindi yan. Magic Stone. Ito. Ayan, may tradable din yung Spectromite, no? Baka makakombine kayo ng ano, ng epic, no? So depende sa inyo yan. So pwede naman actually. So punta muna natin to. So sayang yung quest. Babalik tayo dun sa ating dinidiscuss. So pwede to. Ito lang kukunin ko sa alt. Itong 2-1 plus, hindi, 3 to. Tama, 2-1 plus alan to, 3K. So kailangan ko ng 2-4. Yan, 2-4. Hindi, 900 lang pala to. So ito is 3 times pala to, 2 1 4 2, 6 3 pala to, 6300 plus 900 is 7200. So 72 sa alt, no? So okay na yan. Next na tayo, syempre punta tayo dito sa Osher's Miraculous Fortune, which is yung pag-decrease lang naman to ng materials and currency required, no? Sa pagka-craft ng dragon artifact, yan, kung makikita nyo, 2-5 na dragon steel, dark steel, tapos ito yung mga dragon steel na required para sa pagka-craft ng artifact. Tapos ito yung mga craft ng pag-enhance, so ito yung price niya. Tapos ito yung price ng pag sa TE, transparency equipment ng enhance. So bumaba din yung pag-enhance ng transparency equipment. Ito dragon artifact, ito craft, ito enhance. So yan lang naman siya. So minus siya ng 50%. So next na tayo, syempre, is itong Magic Stone tsaka Treasure Challenge, no? So which is sa kinagandahang palad is naging copper, no? So copper na siya ngayon. Yan. So ito 20M, no? Syempre kung ano kasi yan, kung DS 1M lang siya. Pero since copper naman ata siya, so hindi pa natin masusure kung 100% to na copper. Baka kasi pwedeng pagtripan ni Mirpour to, nagawin niyang DS to. So, pero kung copper yan, so okay na tayo dyan kagad kung copper siya. Kasi, basahin nga natin. So, okay, legendary event. Meron mang copper dito na nakalagay? Ayun, ayun, ito. Copper. So, 100% na copper. Yan, nakalagay na. Use copper to take chance of summoning. Yan. So, yun yung ating pinakahinahabol. So, since copper siya, kailangan nyo ng labas natin, syempre, yung calculator natin. Ito. So, kailangan nyo ng 20M sa 10 plus 1. No? 10 plus 1.
So, sa isang araw is 30. So, tatlong beses kayo makapag... tama ba? Wait lang. Hindi. Kailangan 10. 10 pala, no? Yan, 10. So, kailangan nyo na 10. No? So, ibig sabihin, ito, ta times 10 mo to. Itong 10 plus 1. So, 20 times... 20M times 10. 20M times 10. So, kailangan mo na... 20M times 10. So, kailangan mo ng 200M sa isang araw, which is ta-times sa 3 mo pa. Eh, kung dalawa ang kukunin mo, syempre ta-times 2 mo pa yan, which is kailangan mo ng 1.2 billion copper para sa dalawang event na yan. No? Sa kinagandahang palad is, meron lang akong 66M dito sa aking karakter. At, meron naman akong 2K na tawag ito. 2K na old silver, no? So meron tayong 2K na old silver. 'Yun lang yung kinagandahan. No, which is ilan 'yon? 2K times 10K ang isa. 2000 times 10. 10K ang isa. So meron pa na tayo agad 20M. Tama ba 20M 'to? No, so yeah, may 20M na agad tayo pang summon lang ng isa. So, titingnan na lang natin yan, no? So, okay. So, kailangan ko ng 1.2B. Which is, mas mura siya kaysa sa DS. So, titingnan na lang natin yan mamaya. No, mag-ano tayo, maglalagay tayo. Since meron naman tayong 700 na gold, no? Tapos, ito is yung Divine Dragon Surprise, which is yung binibigay. So, meron siyang 2 mail, no? Yan. A total of 2 mails. So, 12 to 15. Ano siya? 2 mails daily. So, kung 2 mails daily, total of 2 mails which include Divine Dragon. So, hindi ko lang sure kung 2 mails to daily. So, ibig sabihin, magiging 6 mail yan. So, ayan o. A total of 2 mails will be sent to every Draconians on March 12 with a variety of rewards. Tama, 2 mails. No? So, 2 mails. So, ito yon. Ito yung mga laman. So, mga, ito yung mga pinakagusto natin which is itong Divine Dragon Surprise Gift. Ito. Which is ito ang laman. Yung ito. Yan. Yung Divine Dragon Enhancement. No? So, isang piraso. Isang piraso. So, dalawang piraso kada day. No? So, okay na yan. So, yung pinakahuling-huli is, syempre, yung list lang ng Mirror, no? Itong maintenance na mismo. So, yun lang naman siya, guys. No? So, tulog na maaga kasi alas 6 hanggang alas 10:30 siya. No, kung makakapag-farm na maaga yung character nyo, maganda. Kasi matatapos yung mga farming sa alt. Kung hindi naman, di kung ano na lang ang makuha. No? Pero syempre, inaabangan ng alt natin yan. Yung mga libre, basta libre, inaabangan ng mga alt natin yan. So yun nga guys, hanggang dito na lang muna tayo. Syempre, maraming salamat sa mga nanatilit na nood. No? Hit like and subscribe kung nagusto nyo yung video. Syempre, pwede nyo i-share. At pwede kayo mag-comment sa comment section sa baba. No, babasahin ko yan. So yun nga guys, lagi nyo tatandaan. Keep grinding and keep earning. Mr. here. Peace out, guys.